Hi everyone, I am Stephanie Merckx and welcome back again to my YouTube channel. So, sa video po natin na ito, ipapakita ko naman sa inyo guys about naman doon sa pag-install ng panibagong busina. Nandito po yung picture ng busina na yan. Yan, so nakalimutan ko lang yung pangalan. Yan. Then, aside for that, yung pag-i-install ng mini driving light doon sa motor ko, which is sa Honda Beat Fi. So, bago tayo magpatuloy guys, kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag na huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko para sa inyo. So, bago tayo magsimula, mag-intro muna tayo. Everyone and welcome to my YouTube channel. So for today's video guys, mag-i-install po tayo ngayon ng busina. Ito po yung compact horn. I-install po siya doon sa motor ko po na Honda Beat Fi. Then at the same time, i-install din po natin yung mini driving light dito po sa Honda Beat Fi guys. So ang first step po natin, kailangan lang po muna natin tanggalin yung flarings. So tanggalin po muna natin yung mga tornilyo para matanggal po natin yung flarings po natin. So dito guys, kailangan lang po natin na ingatan lahat ng mga tornilyo na hindi siya nakakalat, para once na ikabit ulit natin siya, hindi po magkukulang yung mga tornilyo na nakakabit dito sa motor po natin. So yan guys, nakikita po natin sa video. Ayan guys, so after niyang matanggal at ang mga tornilyo dito sa flarings, dito po sa harapan po ng motor natin. So dito guys, unti-untiin din po natin tanggalin yung mga flarings na yung cover ng motor po natin. Pero dito guys, kailangan dahan-dahan lang po natin siyang tanggalin para maiwas po na mag-crack or masira man yung pinakalak po noong sa flarings po natin guys. Kasi medyo maselan po siya dito. So ayan, so panoorin nyo na lang po dito guys sa video kung paano po yung paraan ng pagtanggal din po. Sa mga hindi po nakakaalam at sa mga aware naman din po, panoorin na lang din po natin siya. So after guys na matanggal yung flaring sa harapan, so tatanggalin naman din natin yung lumang busina, which is yung MOCC horn na ginagamit ko before. So actually guys, yung MOCC ko na yan is okay pa naman din siya, gumagana pa naman din. So itatabi ko na lang siya for reservation in case na masira man po yung compact horn ko. So may agad-agad na pamalik din po ako dito guys. So ganyan lang din po yung pagtanggal niyan. So dahil may naka-terminal naman din po siya, so hindi mo na kailangan siyang tanggalin sa pagka-electric tape. So ganyan din lang po siya agad guys. So nakikita po natin sa video. Ayan. So wag lang din basta-basta yung pagtanggal po nito guys. May kasamang pag-iingat para iwas na rin din po sa mga anumang damages yung mangyayari dyan sa in front ng motor po natin guys. So dahan-dahan lang din po dapat.
So dito naman guys, tinatanggal naman na yung bracket ng pinagkabitan nung MOCC horn na papalitan natin ng compact horn na yun. So ganyan lang din po yung position niya sa lahat ng mga naka Honda Beat na gustong mag install sa sarili nilang motor ng busina. So ganyan na po yung position ng bracket na nakalagay. So kailangan lang din po natin ng mga tools para magawa po natin siya. Ayan siya guys, kung nakikita ninyo. After matanggal guys nung bracket nung sa busina, so dito naman guys aayusin naman din natin yung wirings. So dito maselan po siya, kailangan sure po tayo sa pagtanggal po nito para yung ibang mga nakakonect dun sa motor po natin is hindi po siya masira or madamage po dito. So yung gating wire na nakakonect doon sa busina guys, inayos lang din natin siya. Kasama na din po dito yung half lang siya na pagka troubleshooting para hindi naman din kalat-kalat yung mga wirings or parang pansit kanton kung sinasabi nila guys na yung pag-wire sa atin para iwas grounded or pagkasunog ng motor din natin guys. So ganyan lang din po yung pag-wirings niyan. So dito guys, dahil hindi kasha doon sa butas ng compact horn yung bracket, yung lumang bracket na nakakabit doon, so kinakailangan siyang bawasan sa para magkasha siya. So pero kung meron naman po kayong bracket na magkakasha po doon sa butas ng compact horn, wala po tayong problema po doon. Pero in this case po, sa motor ko, dahil luma po yung ginamit ko, so kailangan po natin siyang i-grind, kailangan po natin bawasan para mag-asakto po yung sukat niya po doon sa loob po nung compact horn po natin. So yan po nakikita po ninyo guys, talagang medyo mabusisi po yung pagkagawa po dito at kailangan po natin ng doble ingat kasi gumagamit po tayo ng heavy equipment para po mabawasan po yung kapal ng bracket po dito guys. Ayan, so panoorin nyo na lang guys para makita po. Hindi gagaid ko na lang din po kayo sa mga details kung paano po yung pag-install ng busina dito po sa motor po ng Honda Beat.
Ayan, so after niyang magkasya guys, so nung una dalawa yung kailangan bracket natin. So dito naman guys, iisa na lang din. So ganyan siya, kaya siya binawasan guys kasi medyo makapal yung bracket, ng lumang bracket po natin noon at hindi magkasya dyan sa compact core na i-connect po natin. So kaya binawasan siya. So ngayon guys, dahil naging sakto na siya, ayan, kung makikita po ninyo sa video, so nagkasya na nga siya guys. So ganun lang po yung paglagay or pagkabit po nung ating pong compact horn doon po sa Honda Beat. So just watch lang po doon sa video para makita po ninyo kung paano rin po ang tamang paglock din po nito. So yun guys, after maikabit naman ng compact horn doon sa may bracket, so sa wirings naman din tayo guys. Yung wirings na yun guys, yun yung wire nung naka, yung sa unang busina ko, which is yung sa MOCC. So kinunek lang din siya agad guys, parang plug and play na lang din siya. Ang mahirap lang po dyan is yung bracket, kung paano ang pagkasya at ang paglagay nito sa tamang posisyon para pagwas na isinarado natin yung front cover ng motor is magkakasya pa rin po siya. So ayan, yun po yung pinakatamang position po guys ng paglagay ng compact horn para once na ilagay po natin yung cover, saktong-sakto din po siya guys, hindi po siya sasabit or kahit down sa manubela din guys. So panoorin na lang po natin guys sa video. So yung wire po niya dyan guys, yung lumang wire po niya, yun pa rin po yung lumang ginagamit doon sa MOCC. So i-coconnect na lang din po siya guys. Ayan guys, plug and play lang din po talaga siya yung nagiging dating po dito. So madali lang po ang paglagay ng wire po dito guys. Hindi mo kailangan tanggalin yung luma. Ayan, so after natin matest kung effective po ba siya. So ayun guys, okay naman din po yung busina. Malakas po talaga siya guys actually in personal. So dito guys, aayusin naman din po natin. Ito troubleshooting naman din po natin guys yung mga wires para hindi naman siya masyadong kalat na kalat at hindi naman siya parang pansit kung titingnan natin guys pag once na binuksan natin yung front case ng motor po natin. So kaya inaayos lang po natin siya para iwas grounded. Isa po yan sa pinaka-importante guys na pag once na nag-wire tayo sa motor natin, kailangan maayos at hindi siya kalat-kalat guys kasi doon nagkukos ng grounded at pagkasira po ng motor po natin. So ganyan po siya guys kung nakikita ninyo sa video. Ayan, inaayos lang po yung wires po natin dito. Ayan guys, so nung nakikita po niyo guys, okay na po yung paglagay po natin ng compact horn sa motor ko po. Ngayon guys, is ipa-finalize na lang din po natin yung mga wirings. Kung nakikita po niyo may nakalabas po dyan na wire, so aayusin po natin yan siya dahil hindi po yan ang tamang paglagay po o pag-arrange ng mga wires po sa motor po natin. So ipa-finalize pa po siya guys.
after naman po ng pag-install ng busina po natin, which is yung compact horn, mini driving light naman din po guys yung ating pong i-install sa motor po natin. So ganyan po yung proper way ng paglagay po ng wires doon po sa relay ng ating pong mini driving light. So, kailangan siya, yan po yung uunahin po natin bago po tayo magkapit or mag-install ng mini driving light sa motor po natin guys. So, uunahin po natin muna yung relay para mas maayos siya guys at maganda po yung pagwa-wires po na dito. So, kung nakikita po ninyo sa video, yan po siya, pati yung ilaw, tsaka 3-way switch po yung ginagamit po natin dito guys. So, ayan po siya, ini-install po muna yun natin yung 3-way doon sa mini driving light dito lang po sa may kabilang hawakan or manubela. Diyan po natin siya i-install yung 3-way switch. So sa 3-way switch naman din guys, actually na available po siya sa Shopee, then available din po siya doon sa store po namin, which is nakakahalaga po siya ng 350 yung isa po nito guys. Ang maganda naman po nito, although na mahal po siya guys, ibay po siya dahil bakal po yan. So, pang matagalang gamitan po talaga siya guys. Pag once na 3-way po yung gagamitin po natin. So, andyan na po yung off, high, and low. So, magkasama na po siya dyan guys. At hindi po siya mahirap na i-on pag once na nag-drive po tayo dahil mismo sa manubela na po natin siya kaayusin po dito or i-on off po natin siya guys. Sa manubela na po mismo siya. So, yan, nakikita po ninyo guys, panoorin nyo na lang po natin sa video po nandito. After naman mailagay po yung 3-way switch doon po sa may manubela guys, yung wirings naman din po nito ang aayusin po natin. So, kung saan i-coconnect po natin siya doon sa main wires para po magkaroon po siya ng power. So, ganyan lang din po guys yung tamang pag gupit or pag-cut po ng wire po natin guys. Panoorin na lang din natin siya sa video po natin. Dito guys, habang nanonood po kayo dito sa ating pong video, huwag na huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong videos na i-upload ko po para po sa inyo guys about sa tutorial ng motor at the same time about po doon sa life ng mga riders din o mga nagaganap po sa mga riders club din po guys. So magkasama po yan about riders and motor shop po. So huwag na huwag po natin kalimutan na mag-subscribe and i-click. Then pag nagustuhan po ninyo yung video, don't forget to like and share po sa video po natin. And kung may mga katanungan tayo guys, huwag po natin kalimutan na mag-comment po dito sa baba lang po guys. So ayan na nga guys, nagwa-wirings na po tayo dito para po doon sa ating pong mini driving light na kinokonnect po yung 3-way switch doon po sa relay po guys ng ating mini driving light. Then yan po din, i-coconnect po natin yan dyan siya sa main switch kung ay sa main na wire kung saan nandun po yung kuryente din po doon sa motor. So nakikita po ninyo yung flashing yung relay, which is dalawa po yung relay po natin na nakalagay, isa po doon sa 3-way at isa din po doon sa mini driving light na nakalagay din po. So ayan po siya guys, kailangan lang po talaga ng mabusisi at yung paglagay po natin doon po ng electric tape doon sa mga wires din po para iwas grounded or sunog po sa motor po natin. Ito na yung mini driving light. So, i-coconnect na po natin siya. So, i-test na rin po natin siya kung gagana rin po dito. So, ayan na po siya guys.
i-double check muna natin kung tama ba yung wirings na nakalagay dyan. So, after na ma-connect yung mga wires na po dito guys, doon sa flashing relay tsaka sa pinaka main wire ng mini driving light, so kailangan na natin i-finalize din po yung pag-wirings po dito. Kailangan po natin ng tube na kung saan pang cover po siya sa mga wires po dito guys. Kung makikita po ninyo, may tube po siya na kulay itim. So, ayan, matibay po siya guys, unlike doon sa package sa electric tape. Ito talaga guys is matibay po talaga siya. Kailangan na po natin ng lighter para mas dumikit po siya lalo at tumigas. So ganyan lang po guys yung pagpa-finalize po ng wirings po natin para hindi agad siya masisira or mapuputol po dito. Ayan, so iwas grounded, iwas sunog yung paglalagay po natin, pagpa-finalize po ng mga wirings po natin dito. And after naman din natin ma-finalize yung mga wires niya sa pag-connect po nito. So, ganito guys, kailangan din natin siyang linisin. So, para hindi kalat-kalat, hindi sasabit, in case of emergency or in case of accident guys, hindi po, yan po yung pinaka-iniiwasan po natin. So, kailangan po natin siyang linisin, ayusin, para hindi po siya kalat-kalat or hindi po siya pansit-pansit kung titingnan po yung mga wirings po doon po sa loob ng motor po natin. Kailangan malinis po yung mga wirings po dyan para iwas problema na rin po or kung ano man po yung magiging problem po dito sa pag-connect ng mga wires po natin guys. So yun, kung nakikita po ninyo yung pag-wires po natin, binalutan po yung flashing relay ng electric tape para malinis po siya tingnan guys. So wala pong kayo nakikita na kahit anong kalat man po ng mga wirings po dyan. So yan guys, panoorin po natin sa video. And so sa mga riders naman din po na gusto po magpa-install ng mini driving light sa kanilang mga motor or kahit sa mga busina po, pwede po kayong pumisita sa amin pong main shop dito po sa Imus, Cavite. Ito po ang address po niya is Woodside 2, Pasumbuaya 2, Imus, Cavite. So meron po tayong main page which is yung Johan's Motor Shop. Pwede po kayong mag-private message po doon para ma-direct po namin kayo guys. Meron sa mga malalayo naman din po, meron din po tayong available na home service din po para po sa inyo. So yan guys, kung interesado po kayo para mas safe po guys yung pag-install ng busina or ng mini driving light sa inyong mga motor guys. Ayan, so kung nakikita po ninyo yung wirings, napakalinis po ninyo guys, hindi po siya kalat-kalat. Unlike po sa iba guys na talagang pag nag-wiring sila, as long as na-connect na okay na. Pero dito guys, kailangan linisin muna natin yung mga wires na pinagkakabitan po nila guys para iwas grounded po talaga. Kasi isa po yung sa nagkukos kung bakit nasisira yung mga motor po natin. Pag overloaded, then magulo yung pag-wires para po dito guys. So after naman natin mag-wirings guys, eto naman din po yung aasikasuhin natin ang pagbubutas po doon sa paglalagyan ng dalawang ilaw which is yung mini driving light. So dyan po natin balak na ilagay po yung ating mini driving light at hindi po siya yung bracket lang po yung ilalagay po natin. Ang maganda po kasi nito pag ganyan po yung ginamit po natin guys, iwas po siya sa paglapad ng motor po natin. So pwede po kasi makapag-post ng pagsagi yon or baka may masabit po tayo guys. So iwas aksidente na lang din po. So kaya yan po yung naisip po namin na paglagyan ng mini driving light po natin. So yan siya guys, available din po yan yung item na yan sa amin pong motor shop. So pwede rin po kayong mag-order po niyan sa amin, just leave a private message to our Facebook page lang din po para ma-assist po namin kayo. So ayun guys, nakikita po ninyo dyan po natin ikakabit or ilalagay yung mini driving light which yung dalawang ilaw po guys. So ganyan lang din po yung pagkakabit po niya.
So after natin mailagay yung dalawang ilaw doon sa paglalagyan natin ng mini driving light, dito naman din sa flaring stick natin, kailangan natin magbutas. Although na kahit anong man po yung paglalagyan niya ng mini driving light, either yung bracket o yung katulad ng sa akin, kailangan pa rin po natin magbutas po dito guys sa baba ng ating flarings po. Sa front flarings po natin guys. So ganyan lang din po siya. Kailangan guys pag magbubutas po tayo, kailangan make sure po natin guys na tama po yung position niya at hindi po tayo magkakamali dito dahil medyo masailan po siya. Kasi pag nagkamali po tayo guys, panibagong butas na naman din po tayo dito. So sayang naman din po siya, nakakapangit po siya sa flarings ng motor po natin. So ganyan, so kailangan magsakto lang po yung tornilyo doon po sa butas na pagpapasukan po natin guys. So panoorin po natin dito sa video guys. So after mabutasan po yung magkabilang panig, yung magkabilang panig guys, which is itong flarings tsaka yung paglalagyan po ng mini driving light. So dito guys, susubukan naman natin siya na pagkabit niya yung dalawa dito guys. So para makita natin kung pantay ba, kung tama ba yung paglalagay po natin dito. So nakikita po natin sa video guys, sinusubukan po natin siya kung magkakasya din po ba dito yung ating pong tornilyo na paglalagyan. So ayan guys, kinakabit na po yung ating pong mini driving light doon po sa fairings. Diyan po siya guys sa harapan, sa baba lang po ng headlight din po. So mas maganda yan guys, mas safety po yan para iwas huli din po siya pag once na may mga checkpoint dahil nasa baba lang po siya ng headlight po natin. At hindi kailangan guys yung ilaw pag naka-on is na mataas po kasi magkukos po yun ng accident sa mga nakasalubong din natin guys. Kailangan sa baba lang din po siya yung tama ng ilaw po dito. So ayun na, malapit na tayong matapos dito sa pagkakabit or pag-i-install ng mini driving light. So ayun na guys, just to make sure na tama po yung paglagay ng tornilyo at tama po yung higpit po nito para hindi po siya agad-agad na matatanggal or malalaglag yung tornilyo po dito at hindi masira yung ating mini driving light po dito guys. So ayan siya.
panoorin po natin yung video, guys, para po maigay ko po kayo kung paano po yung tamang pag-install or paglagay po ng mini driving light sa ating pong motor, which is yung sa Honda Beat Fi po natin. And after, bago po natin siya, guys, na ibalit yung flarings dun sa harapan po ng motor po natin, kailangan lang po natin na ayusin po dito yung shock sa harapan, dahil kasi, guys, nakaset up po kasi yung motor ko na lowered. So, tatama po siya dun sa may tuka ng motor ko yung mini driving light po natin. So, kailangan lang po natin siyang taasan para maiwasan po yung pagsabit or pagbanggaan dun po sa tuka at saka yung mini driving light po natin, guys. Kailangan lang po natin siyang taasan at ipantay din po dito. So, ayan, guys. Makikita po natin sa video. Ayun. So, after na maiayos, guys, yung ating pong pag-baba or pagtaas ng tuka doon po sa ating pong harapan ng motor. So, ayun na nga, guys, kinabit na nga yung ating pong flarings para masubukan kung tatama pa rin ba yung mini driving light doon sa tuka po sa harapan ng motor po natin, guys. Ayan. So, nakikita po ninyo. So, yan. Lowered po kasi siya before. So, talagang sasayad po siya. So, ngayon, guys, tinaas po namin siya, guys, yung shock po natin dito sa harapan para hindi po siya sumabit o tumama po yung mini driving light doon po sa tuka po ng harapan ng motor po natin, guys. Ayan. After na makabit, guys, yung mini driving light, maayos na rin din po yung shock dun sa harapan mo ng motor po natin. So, dito, guys, ibabalik na po natin yung lock ng mga tornilyo doon sa flarings po natin, guys. And make sure na tama pa rin po yung mga lock or bilang ng lock po natin. Iwas po tayo na mabawasan ng isa or mawalan po ng isa, guys. Kasi para hindi po matanggal po yung atin pong flaring sa harapan, kasi yan po yung nagpapatibay, guys, ng pagkabit po ng flarings po natin sa motor po natin, guys. So, ibabalik lang po muna natin siya. Busina. Curah.